Good evening, mommies. I'm Dr. Pedro Mom, your pediatrician, and also a mommy like you. Sa video na to, pag-uusapan natin yung G6PD deficiency sa inyong anak. Kasi ang dami nag-request ito, ang dami nagtatanong about vitamins, kung anong gatas, kung ano yung mga bawal, and ano yung G6PD deficiency talaga. So let's start. Kung gusto niyo po ng mga ganitong content, medyo mabilis na, sorry. Kung gusto niyo po ng mga ganitong content, mga pedia tips, parenting tips, goodbye po sa pag-aalaga kay baby. Don't forget to like the video. I-share nyo din para sa mga mommies. And don't forget to subscribe to our channel sa mga hindi pa nakasubscribe. So let's define G6PD deficiency muna. So isa po itong condition kung saan nagkukulang po kayo ng enzyme na tinatawag na G6PD. So ano po ba yung G6PD? Ito ay glucose-6-phosphate dehydrogenase. Ito po ay tumutulong para mapabilis yung chemical reaction ng ating katawan. Kapag wala po ito, madali pong pumutok yung red blood cell kapag na-expose siya sa mga oxidative stress. Kung alam niyo po yung glutathione, di ba yung glutathione, alam po ninyo na antioxidant po yan. Siguro alam niyo na yung ibig sabihin kapag sinabing antioxidant. Kung wala po tayong G6PD, hindi po nag-work yung glutathione natin para makapag-antioxidant sa mga oxidative stress na nasa katawan natin dahil nga na-expose tayo sa mga iba't ibang klaseng or uri ng chemical. Kailangan nyo malaman kapag meron G6PD deficiency ang inyong anak, hindi po nag-work ng maayos ang glutathione. So, ang tendency, kapag na-expose siya sa mga pinagbabawal na gamot, pinagbabawal na chemical, any harmful products, pumuputok po yung red blood cell. O kaya, ang tawag namin doon ay hemolysis. At pag nagkaroon po ng hemolysis, dahil ang red blood cell po ang nagdadala sa oxygen, ang mangyayari, puputla po si baby, maninilaw dahil sa hemolysis, manghihina, at dahil wala na siyang oxygen kapag sobrang hemolysis, pwede siyang mahirapang huminga, and of course, the worst case is death. And sa aking practice, wala pa naman akong nakitaan na namatay dahil sa sakit na to. So, mayad lang yung kung sakit na to, hindi siya ganun kaseryoso as long as alam mo yung mga bawal. At ito nga yung pag-uusapan natin kung ano ba yung mga bawal sa G6PD. Actually, meron na akong vlog nito. So, igagawin ko lang siyang parang i-reiterate ko lang kung ano po yung mga bawal at yung mga common questions po ninyo regarding G6PD deficiency. Isa pa, lagi niyong tandaan na hindi siya G6PD, okay? Yung G6PD yun yung enzyme. And kapag sinasabi mo ito sa doctor mo or kapag kinakwento mo siya, it's G6PD deficiency or G6PDD. Okay, kapag yung sakit mismo, sabihin niyo G6PDD. Kasi it stands for G6PD deficiency. So yun. Unang-una, yung fava beans. So ano ba itong fava beans? So, ganyan ang itsura ng fava beans. Sa Tagalog, ang tawag daw dyan ay bakyas. It's a legume crop, Vicia fava. And yung other name po niyan ay horse beans or broad beans. Example po niyan ay yung mga chocolate na may fava beans. Tapos, yung dingdong, meron daw fava beans yon. And yung Mr. Bean. So, I will check sa internet kung anong itsura ng Mr. Bean. Pero yung dingdong na nuts, di ba? Mixed nuts po yan. So, avoid na lang na bumili ng ganyan at tikman ni baby. Kasi may fava beans yun. Yung mga chocolates, hindi lahat ng chocolates ay may fava beans. So, kung magpapakain po kayo ng chocolates kay baby, check nyo na lang kung meron siyang kasamang fava beans. Pero I will show you, mommy, yung itsura ng mga chocolate na gawa sa fava beans. So, yan. Other legumes like munggo, garbanzo, abitsuela, kadyos, blueberry, soya, like yung taho, tokwa, soy sauce, tsaka ambalaya ay bawal daw sa G6PD deficiency. Pagpunta tayo sa mga bawal na drugs or mga gamot, usually yung antibiotics na may sulfa or sulfur-containing antibiotics, ito yung mga lahat ng sulfa. At hindi nyo kailangang malaman nito at ang kailangang makaalam nito ay yung doktor. Ano ba yung mga antibiotics na naglalaman ng sulfur? So, syempre, hindi naman kayo mag-self-medicate. Huwag na huwag po kayong bumili sa drugstore
basta-basta ng antibiotics kasi yung ibang mga pharmacists po natin, ay, hindi pharmacists kasi alam nila, yung mga ibang nagtitinda sa drugstore, nagdi-dispense sila ng antibiotics kahit walang reseta. So, ang gagawin niyo po, mommy, dahil alam po ninyo na may G6PD si baby, sasabihin niyo po sa doctor niya, yung baby mo, na, Doc, meron po siyang G6PDD. So, doctor na po ang magre-reseta at alam na po niya kung ano yung gagawin niya. Alam na po niya kung ano yung ipiprescribe ni baby. Alam din niya kasi yung mga may laman na sulfur. Ang mga ibang gamot na bawal sa bata, ang aspirin. Actually, ang aspirin pwede, basta pasok po yan sa therapeutic dose. So, kinocompute. Kapag nasobrahan, yun, pwede pong magkaroon ng crisis yung iyong baby. So, pwede siyang mamutla. At yung gamot na may methylene blue, no, yung tina actually, bawal din yan sa may G6PD deficiency. So, ano pa yung mga antibiotics na bawal din? Ito, mga sumusunod, mga nitrofurantoin, dapsone, cotrimoxazole. Usually, yung cotrimoxazole, binibigay din yan sa mga center. Kaya sabihin niyo po sa mga healthcare workers, sa center na bawal po siya sa cotrimoxazole. Bawal siyang bigyan ng ganitong gamot. Mga anti-malarial drugs kagaya ng chloroquine, primaquine. Mga menthol-containing drugs kagaya ng alaxan gel, efficacent oil, listerine, salon pass, omega painkiller. Lahat ng may menthol, bawal po sa may G6PD deficiency. And of course, yung naphthalene ball. Kapag nakalanghap siya ng ganito, yung mga mothball, yan, yung ganyan yung itsura. Yan po yung kinakabit sa mga cabinet natin. Bawal din po yan kapag nalanghap niya yan. Yan, magkakaroon ulit ng hemolysis. Ano po ba yung mga gamot na safe siyang ibigay basta completed siya base sa kanyang therapeutic dose? So, kinumpit po ng doktor. Hindi kayo nag-self-medicate. Pasok po sa recommended dose. So, ito yung mga sumusunod na gamot. Safe po ang paracetamol. So, yung Tempra, Biogesic, Calpol, pwede kayong magbigay kung nilalagnat si baby. Yung aspirin, no, as what I've mentioned, safe po ang pagbibigay ng aspirin as long as completed po siya sa kanyang therapeutic dose. Ang ascorbic acid, ang vitamin C na binibigay nyo sa mga babies ninyo for immune system ay safe din as long as pasok po yan sa recommended dose. So, hindi po magkakaroon ng hemolysis kapag nagbigay kayo ng ascorbic acid or vitamin C. Ang gamot na ciprofloxacin, pwede siya as long as pasok din siya sa therapeutic dose. Ang diphenhydramine, yung pangsipon or antihistamine to na nakakaantok, pwede rin siya sa G6PDD. Safe po siya as long as pasok sa therapeutic dose. Ang isoniazid na pang-TB, ferritin, tsaka vitamin K. Next question, Doc, ano po ba ang gatas na pwede sa bata na may G6PDD? Actually, kahit anong formula milk ay pwede dahil itong mga formula milk na available sa market, yung kanyang soy lecithin na content ay hindi naman magkakaroon ng hemolysis. So, hindi siya sapat para magkaroon ng hemolysis or yung red blood cell hemolysis. So, pwede kahit anong brand. Pwede yung Lactum, pwede yung Lactum, Nestogen, Bona, yung mga premium milk, pwede rin. Pero kung naghahanap po kayo ng gatas na talagang wala pong soy, yung mga organic na. So, marami yan. Ang alam ko lang yung kit, no? Hindi po to sponsor. Binibigay ko lahat ng mga brand na pwede sa G6PD. Actually, sabi ko nga, lahat. Of course, safest milk for babies talaga sa mga G6PD ay walang iba kundi ang breast milk. So, yun na lang po ang ibigay nyo kay baby. Bawal po ba si mommy na uminom or kumain ng mga product na bawal sa G6PD? Para sa safety, huwag na lang din kakain. Pero according to some studies na nabasa ko, yung amount na kinakain nyo ay konti lang na napupunta kay baby. Hindi naman magkakos ng hemolysis. Pero syempre, para sigurado po tayo, huwag na lang din kumain. So, kailangan alam nyo din, mommies, na yung mga pinagbabawal kay baby para hindi nyo na lang kainin. Kagaya ng mga fava beans, yung mga chocolates with fava beans, okay? So, bawal din kayo sa menthol. Actually, yung mga ibang product like henna, tina, yan, bawal din yan kay babies. So, bawal din siya sa inyo. Yung isang question na pinaka-common, Doc, ano yung pwedeng vitamins kay baby? So, sabi ko nga, yung alam ng karamihan, ang ascorbic acid or vitamin C ay bawal sa G6PD. Pero sa source natin, galing sa WHO po ito, ang ascorbic acid ay pwedeng ibigay as long as pasok siya sa dose
na nare-recommend. So, you could ask your pediatrician, you could ask your doctor about sa ML or sa dose na pwedeng ibigay kay baby. Kasi pag sumobra po yan, pwede siya magkaroon na in crisis. So, pwedeng pumutok yung red blood cell ni baby. Any multivitamins na available sa market ay pwede kay baby. Wala po tayo pinagbawal. Pero na lang kung may mga multivitamins na naglalaman ng sulfur. So, alam ko wala naman. So, kahit ano. Tiki-tiki, happy bone, Nutrilin, Biotermine, Cherifer, kahit alin po dyan, pwede kay baby na may G6PD deficiency. Hanggang dun na lang po guys, dahil yun naman po lagi ang tinatanong po ninyo sa next vlog ko, yung mga common questions about G6PD, yung ibibigay ko po sa inyo. At meron po tayong source dyan, sasabihin ko na lang yung source at pwede nyo siyang basahin. So hanggang dito na lang po, sana ay may natutunan kayo at pwede nyo pong i-share to sa ibang mga mommies para makatulong. You can leave comment and like, and again, don't forget to subscribe to our channel.